Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, mag-aaral tayo ng chess endgame na ang tawag ay opposition. Kung ngayon mo lang narinig to, isa itong study ng endgame kung saan kailangan mong manalo gamit yung hari mo tsaka yung pawn mo, and then yung against sa lone king ng kalaban. Ano ba yung idea kapag ganito yung endgame? Dito sa video na to, ituturo natin kung paano mananalo ang white, kasi siya ngayon may isang pawn, at kung paano naman maka-achieve ng black yung draw. Okay, so paunang ano ko sa inyo, technique na ibibigay is dapat alam nyo to, na kapag ang pawn, di ba, itong pawn na yan, nasa harap siya ng king, ang unang mga babantayan nyo, dapat itong king nyo is makapunta sa mga squares na to para makadraw. Meron kasing tinatawag na letter T dyan, letter T. Yung letter T na yan. Kapag ganyan, nakuha ng black itong tatlong squares na to, malaki yung chance na makadraw siya. Ngayon naman, kung tayo yung white, kailangan nating makontrol to as much as possible. Okay. So, halimbawa, white to play to, itira ka ng king dyan, king dito, tapos, ayan, nag-king move dyan. So, nakuha mo na yung pinaka-importanting square sa technique na tinuturo ko sa inyo ngayon. Nakuha mo na yon. Ngayon, papangalagaan mo yan. Ang sikreto naman ngayon, halimbawa naman, itong pawn mo mamaya, syempre i-push mo yan para manalo ka. Yung letter T mo rin, is gagalaw. Pupunta na dito yon. So, dapat yung king mo, is makontrol niya yung isa sa mga squares na yan. So, okay. Gagawa tayo ng tira. White to play. Halimbawa, white to play. Kasi, ito na nga yung last move ng black. Titira tayo nito. Halimbawa, tumira tayo nyan. Wala tayong masyadong iniisip na na churi. Kasi itong skills na yung gamit ko dito. So, talagang ginagamit ko siya. So, kung mamaya, kung meron man akong inaral na galing sa book, ituturo ko rin yun. Pero, ito yung shortcut. So, halimbawa, pag pumunta siya dito, dahil ito yung letter T ng pawn na to, kailangan natin kontrolin to. So, para hindi siya ma-disalign sa laban, titira dito ang king. At, ang best move natin ngayon is to create opposition. Ano po yung opposition? Yung topic dito sa video na to, na kailangan matapatan mo yung hari ng one square apart, na same color sila, na nasa ngayon nasa light squared to at nasa light squared din yung king. So ngayon, black to play, kapag tumira siya dito, pwede ko tong makontrol. Ngayon tumira siya dito. Ngayon pansinin nyo, pag tinira ko yung pawn, etong tatlong squares na to, sinasabi kong importante, isa dyan, hawak natin. So, malaki yung chance na manalo tayo. Itira siya dyan. Okay? So, itira tayo dito. Ngayon ang mga option niya na lang, tumira dito at dito. Ngayon naman, kapag dito yan, tumira, obligadong talo kasi merong tira ng hari dito. Ngayon, kapag dito po siya pumunta, pupunta kayo sa same color niya na one square apart na king move. So, siya na naman po ang titira. Kasi ito po ang ating last move. Ngayon, kapag pumunta po siya dito sa kabila, ang gagawin natin, kukunin natin yung other side ng isa sa tatlong important square nitong pawn na ito.
Ngayon, titira siya dito. Sa pamamagitan ng king move dyan, na-secured na natin yung pagdadamahan o yung ano, tinatawag na promoting square. So, check. Punta dito. Check. Ganyan. At finally, makakapag-promote siya ng queen. So, ngayon naman, punta tayo sa example na galing sa book. So, kung umabot ka na dito at may natutunan ka, huwag mong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Ngayon, sabi dito, kapag white to move daw, draw. Bakit? Kasi kapag ka nag king c5 daw, king c7 lang. Talaga? Ngayon, kapag ka nag-push, ano naman ang technique dito? Tama to, draw yan. Kasi pupunta lang ako dito, pag ako ang black, dito. So, nasa itim siya, gagamit ako ng opposition, titira dito, king move, pawn check, king move, and then draw. So, ang technique naman is yung tempo na dapat tulad nyan. Kung white to play, naging tabla tuloy. Kasi pag pumunta dito, kahit anong aral nyo dyan, hindi po talaga mananalo ang black. Ang gagawin naman ng black, kahabulin niya yung color nung white. Halimbawa, tumira dito. Opposition pa rin dapat. Okay. Dapat, mali po kapag naisip nyo same color dito, dapat dito lang po. Para may tempo. Kasi pagka bumaba yan, pupunta rin kayo sa itim. Ngayon, kapag nag-itim yan dyan, na pawn, tumira ng pawn, king lang ulit, king move, opposition, napaka-importante, tapos push pawn, king move, and then draw. So, ganun po yun. So, ang pinaka-technique po is yung mga squares na to. Tsaka kung sino yung titira. Kanina, nung white to play, nung black to play sa ganitong position, talo ang black. Ngayon ang nag-white to play, panalo ang nung nag-black to play kasi, ito yan, nag-black to play, nung unang diagram na skills ko yung ginamit, ito lang kasi tira, panalo. Ngayon, white to play, draw. So, importante na alam nyo tong opposition para masave nyo yung laban. So, another example, maglalagay tayo ng king dito. Nandito yung king. So, may dalawang pawns. Then, halimbawa, black tayo dito, ha? Black tayo. Paano ba ipi-flipboard? Then, flipboard. Okay na, flipboard ko na. So, nandito yan. Dalawang pawn. And then, may dalawang pawn. So, eto kasi, ano na to, may kasamang guidance na to ng book. Kasi more on skills lang naman yung kanina na tinuro ko. Pero, based on experience, tsaka sa mga nabasa kong libro, kung i-rewind nyo yung video, tama rin po yun. Ganun po yung process. Ngayon, kung black to move po dito, talo po ang black. Bakit po? Kasi pag tumira siya dito, ma-attack ito. Hindi niya na mahahabol. Ganyan po ka-importante ang opposition. Ngayon naman po, kung sa position na to, white to play, halimbawa, white to play, tumira siya dito. Okay. Anong gagawin natin? Pwede lang tayong tumira dito. Isa po yan. Para pag bumalik, babalik lang po. Hanggang draw lang. Kasi kapag ka pumunta ka dito at tumira dito, merong ganyang tira sa D3. Ngayon, mawawalan po ng tira ang black, kundi umatras, and then aatake na naman po.
isipin pa natin iba kung dito siya titira. Pag gumanon siya, siya ay makukunan ng opposition. So, dito lang din. Play safe ang white. Okay. Ganyan po ka-importante yan. Kasi once na may magkamali po ng isang tira, limbawa nga po, ito yung original position. Tapos, black to play. Tumira dito. Mapapabayaan na. Kung white to play naman, at hindi siya magpipilit, pwede siyang tumira lang po dito. Maling-mali po na tumira doon kasi siya yung kukunan ng opposition, babaliktad yung pwesto, pag tumira dito, makaka-atake dyan, makakain yung pawn doon, at kung tumira siya dito, makaka-atake naman dito yung king ng black. So, napaka-importante po, in just one move, magbabago po ang takbo ng pyesa, at magkakaroon ng panalo na ang akala po natin is equal na equal, pero dahil lang po sa isang tira, tapos napakasimple lang ng opposition, hindi natin natutunan to, pwede po tayong matalo. So, sana po may natutunan kayo sa video na to. This is Coach Eman. Muli, inaanyayahan ko po kayo na mag-like at mag-subscribe po sa channel ko. At kung natuwa po kayo, pakishare na rin po para mas marami pa pong ibang chess player ang matuto at lumago pa po yung channel natin. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Ito po si Coach Eman. Paalam.